Tignan nyo to, netizens, oh. May e-bike na ngayon ng Honda. Ngayon lang ako nakakita ng e-bike na may cruise control. Tignan natin ngayong araw kung maganda. Tara! Kilala natin ang Honda netizens sa paglalabas ng mga dekalidad ng motorsiklo. Kaya naman na-excite ako at hindi ko pinalagpas nung mabalitaan ko na may e-bike na rin sila. Ito na nga yung Honda Zoomer E. So kung familiar kayo before sa Zoomer X, meron na siyang electric version, which is itong Honda Zoomer E. Tingnan nyo yung mukha nyo, sobrang kakaiba. Meron nga siyang parang kamukha na character eh. Nakikita nyo ba? Comment nyo nga sa ibaba. Meron tayong dalawang projector na headlight dito. At saka meron siyang daytime running light. Yan, oh. So meron kang option kung gusto mo yung daytime running light lang yung nakabukas. Tapos pwede mo din buksan yung projector. Maliwanag siya kahit gabi. Somehow yung design niya, netizens, kung mapapansin ninyo, may pagka-adventure looking siya. Medyo parang hawig dun sa mga ADV kasi naked yung kanyang handlebar. Tapos yung turn signals niya ay nakahiwalay din magkabila. LED na rin, of course. Yung fender naman niya ay merong matte finish. Yung fairings niya ay maganda yung quality, ah. Flexible siya, kaya kung sakali man na tatama to, hindi siya mababasag kaagad-agad. Cordial naman yung tatak ng kanyang stock na gulong. Mukhang makapal din naman siya. Not quite sure na lang siguro kung madulas siya kapag basa yung kalsada. Pero so far, okay naman siya sa dry roads. At ito maganda. Makikita ninyo ang braking system. Naka-disc brake na e-bike. O diba? Parang motor na din talaga. Meron din tayong telescopic fork na suspension with added reflector for our visibility at night. Habang dito naman sa taas ay Honda sticker. So may iba pa siyang available colors, netizens. Itong nire-review natin is yung white. Meron pa siyang red, army green. Meron din tayong black at saka light gray. Alin sa mga colors na yan ang favorite ninyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. So kagaya ng mga motorsiklo, netizens, ay meron na din siyang center stand. And of course, meron tayong side stand din. Well, hindi mo na kailangan ng side stand switch dito. Hindi kagaya ng mga motorsiklo, kailangan mo pang i-turn on yung engine. Ito, once nasusian mo, naka-turn on na siya. So my height is 5'4". Kung makikita ninyo, abot na abot ko siya kahit naka-center stand pa. So even sa mga lady riders natin dyan or sa mga short riders na kagaya ko, fit na fit kayo dito sa Honda Zoomer. Ngayon, para naman sa mga medyo matatangkad na driver, kung makikita nyo, napaka-spacious ng leg room. Actually, yung kaibigan ko nga na may-ari nito is 5'10 and 120 kilos. Pero kayang-kaya siya netong e-bike na ito. Ganong kalakas to, netizens. Hindi siya putyo-putyo lang. Very durable talaga. Kung makita nyo, netizens, fully digital yung ating meter panel. Ayan lang siya. Nagagandahan ako dito sa kanyang pinaka-display. Kasi kung makita nyo, super premium pati ng mga font style niya. Hindi siya yung parang putyo-putyo na chipipay na font style. So dito, syempre, makikita natin yung orasan, yung speedometer natin, kilometers per hour, yung total odometer, which is 87 na yung natatakbo niya, at saka yung battery health natin. So, ito yung low and high niya. May mga bar indicators naman siya dyan. Para siya sa mga kotse ngayon, meron na siyang park button. Pag pinindot mo to, naka-park mode na siya. Safe na siya kasi kahit na anong piga nila dyan ay hindi nila yan mapapaandar. Unless, pindutin mo yung brake. Ayan. And lilipat na ulit siya sa drive mode. At itong malupit, netizens. Meron siyang regular na drive mode at meron din siyang sports mode. Nagkukulay pula yung pinaka-display niyo kapag naka-sports mode. Para ka naka-Honda Civic, ha. Ito pa isa na curious ako, netizens. Ngayon lang ako nakakita ng e-bike na may cruise control. Ito, yung button na to, once na meron ka ng momentum na umaandar na siya, pindutin mo lang yung cruise control at magdadire-diretso ka na. So, di mo na kailangan pumiga-piga para ka naka-big bike. Hindi to kasama. Aftermarket na lang to. And bilog yung kanyang dalawang side mirrors. Black finish din yung ating mga brake levers. And kung makikita nyo, meron din siyang hook dito para lalagyan ng ating mga pinamiling gamit. Ito pa matindi. Meron din siyang charging port. Ayan, no? USB ready na yung kanyang charging port, netizens. So, pwedeng-pwede tayo mag-charge ng ating mga smartphone. Kung magdadrive tayo ng malayo, palagay ka na lang siguro ng cellphone holder dito para kung mag-Google Maps or Waze ka, makita mo yung kalsada. Kung makikita nyo, netizens, pati yung kanyang pinaka-footboard ay super premium din ang datingan. Meron siya mga konting triangular pattern dito sa magkabila para hindi masyado mag-slip yung ating shoes kapag maulan ng panahon or maputik. And then, meron din siya ditong nakalagay na zoomer sa gitna. And sa mga magtatanong naman, dito mo ipa-plug yung inyong pinaka-charging port. Actually, nung nakita ko yung version na hindi pa pinapaka itong accessory niya na pwede kang mag-angkas, extra upuan to, and nasa around 5,000 yung magiging additional mo. Kung gusto mo magpalagay na extra upuan, syempre for practicality na pwede kang mag-angkas, diba? Pero nakita ko yung mga solo lang na Zoomer E, mas maangas siyang tignan for me. Pero syempre, kung practical tayo, maganda, makapag-back ride tayo. And for me, sulit naman yung kanya accessory kasi kung makikita nyo, meron pang security na maliit na sandalan para syempre kapag biglang arangkada, hindi naman tumilapon pa likod yung ating angkas. By the
way, isa sa napansin ko sa kanya, itong part na to actually is bakante yan. Kayo na lang ang bahalang maglagay ng inyong pinaka-step for your pillion ride kung mag-aangkas nga kayo. And isa pa sa napansin ko sa upholstery niya, Neddy says, medyo makapal yung cushion niya and two-toned yung kanyang seat. Ayan, no? Matte finish dito para hindi dumula sa fabric ng shorts natin. Dito naman sa kabila ay medyo textured. Medyo nagparagid din ang looks niya, Neddy says. Itong parang chassis na nakalabas dito, napakalinis din ng zoomer in na sticker niya. Napansin ko rin na dual suspension siya, so mas maganda yung feedback niya sa mga bumpy roads. At the same time, pati yung likod pala, oh, disc brake. Biruin mo harap at likod disc brake. Talagang very safe sa bigla ang preno tong e-bike na to. Meron tayong parehas na 90 by 90 by 10 na mga gulong harap at likod. At napansin ko, parang dual sport yung tires niya. Kaya talagang nagpa-ADV look or adventure look talaga tong e-bike na to. Dagdag mo pa dyan na Bosch pala yung kanyang DC motor dito. O, diba? Panalo. By the way, isa pa sa napansin ko, yung separation ng driver at angkas dito ay parang may grab bar din na pwedeng hawakan ng inyong angkas for better support. Dumako naman tayo sa taillight niya, Neddy says. Maliit lang yung taillight niya na parang X-shape pero visible naman siya sa gabi kasi malakas naman yung bato ng ilaw niya. At the same time, ganun din sa likod, nakahiwala yung turn signals niya at parehas LED. May reflector din tayo dito, added visibility at night. Parang isang buong balot yung kanyang pinaka-tire hugger sa likod. Ito na rin yung nakisilbing pinaka-fender sa likod eh, yung tire hugger na isang buo siya. Safe na safe din siya sa mga talsik-talsik kasi kung mapapansin ninyo, naka-extend hanggang dito para may nakalitaw pa na part sa dulo ng fender niya. Kaya kahit mga may matalsik ay hindi matatalsikan yung angkas ninyo. Okay guys, test drive na tayo ng e-bike na Zoomer E. Wow! So, sa napansin ko, no, para lang din siyang motor. Meron siyang sapat na arangkada. Suspension, check natin. Uy, suspension din. Maganda din, ha? Ganda rin kasi kung makita nyo, parang motor na yung suspension niya. Testing natin sa medyo lubak-lubak. Ito, lubak-lubak. Kasi adventure nga, eh. Oh. Uy, maganda. Kaya naman na suspension sa lubakan. Graba-graba. Well, in fairness, ha? Pwede din sa graba-grabahan, ha? Oh. Okay, tatesting ko ngayon yung parang sinasabi nilang cruise control daw. Kapag may momentum na siya. Meron daw kasing cruise control na sinasabi. Yun ang gusto kong malaman ngayon. Sports mode pa natin. Okay, umaandar na. Then, cruise. Uy, cruise nga! Kung sana siya umaandar, oh, kahit wala ng throttle. Oh, kung sana siya umaandar pagka kinruise mo. Tapos, once na mag-brake ka, magre-reset yung cruise niya. Galing ha, may cruise control ha. Panis! Isa pa, pahita sa inyo. Cruise control. Let's go. Yan oh. Kung saan mo siya in-stop, kailangan mag-create muna siya ng momentum. Kapag ka may momentum na, mag-cruise na yan. Chalakas ang preno, ah. Very responsive ang preno. Kita niyo pagka may biglaan tatawid. Tsaka head turner din siya. Lawak din ang legroom, oh. Para din ako nakamotor. Maliit lang yung gulong niya. Pero may mga motor tayo na ganito din yung gulong, eh. Oh, di ba? Relax lang. Mag-enjoy din kayo dito. Lalo yung mga gusto palang mag-aral, mag-motor. Pwede kayo mag-start dito. Oh, di ba? Sarap, dali lang niyang i-maneuver. Very agile din siya. Ayan o, bilis o. Oh. Oh, 25 agad. Grabe, unahan natin yung e-bike nila. Carrera. Oo, oh, diba? Abot. Abot sa regular na e-bike. Oo. Oh. Alala, nakamotor eh o. Oh. Oh, full throttle. Grabe. 25. Kaya mabigla ang lubak. Oh, kaya. Para siyang adventure din. Panalo guys, ma-enjoy nyo to. Very decent na to. Yung quality niya compared sa mga mas mumurahing e-bike ay masasabi kong super premium. Kaya for sure, kung mahilig kayo sa mga electric and gusto nyo maging friendly sa ating environment, makaiwas sa pollution, environmental friendly din siya. Oh, lakas ang freno, baka disc brake yan. So, bukod dun sa kanyang keyless remote, ay meron din siyang physical key, Netizens. Ayan o, pwede mo pa siyang susian dyan. Tapos dito mo na siya pwedeng i-turn on. May lock din yung kanyang pinakamanibela para sa motor, para hindi siya manakaw. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang pinaka-seat. So, makikita ninyo, Netizens, somehow, wala talaga siyang officially na seat storage. Pero kung
gusto mong maglagay ng papel kung sakali maipaparehistro na yung mga e-bike in the future, ay pwede pa rin naman dito kahit papaano. So maganda sa kanya, lithium ion na yung battery na ginamit dito. Alam ko, yan din yung mga battery na ginagamit sa aeroplano. O, diba? Modern na rin. And para naman sa man ako curious kung ano yung tsura ng battery niya. So, ayan, natatanggal po siya. Yan. Ito yung pinaka battery niya. O, diba? Ang laki. Kung halimbawa, papasok ka sa work, bit-bitin mo, dun mo i-charge sa office ninyo. Tapos, balik mo na lang after. Nung may test drive ko naman siya, Nedesis, actually, nag-enjoy ako sa kanya. Kasi yung kakailanganin natin na power output sa arangkada ay taglay-taglay na niya. Pero kung usapang top speed naman, ang bukang bibig ninyo ay hindi para sa inyo ang e-bike na ito. Dahil nga, e-bike lang siya, nasa around 40 kilometers per hour lang ang magiging top speed nyo for this one. And of course, para din nyo, long-lasting yung maging battery life at masulit din nyo bawat piga. Siyempre, hindi naman natin gusto yung maging sobrang bilis kung ganito lang kagaan ang inyong e-bike. So, I think that's for safety na 40 kilometers per hour yung pwede nyo makuhan top speed sa kanya. Okay na yun, masasatisfy na kayo. Yun lang naman yung kakailanganin yung speed if you're going from point A to point B using this kind of e-bike. And ang maganda sa kanya, Nedesense, parang motorsiklo din, pati yung suspension niya and yung ground clearance niya. Dahil nga may pagka-adventure siya, kahit na yung mga higanting humps at kahit mabigat yung driver, ay hindi naman namin na-experience na sumasayad. That's also a plus point for me. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba ang e-bike na ito? Bago ako sabihin ng presyo, Nedesense, make sure na bumisita kayo dito sa aming Nedeshop. Supportahan nyo din ang ating mga riding gears, jersey, helmet, at accessories. Search nyo lang Nedeshop. At kung nagugustuhan mo mga content natin about reviews ng anything on wheels, make sure naka-follow at naka-subscribe na dito sa ating channel. So, ang Honda Zoomer E ngayon ay merong SRP na tumataginting na 85,000 pesos. Opo, tama ang narinig ninyo. Halos presyong motorsiklo na talaga. Pero kung makikita nyo naman yung build and quality niya, at kung talagang lover kayo ng Zoomer na lineup, for me, magugustuhan nyo talaga ang isang to. Para sa inyo, Nedeses, sulit ba ang Honda Zoomer E? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo, sasakyan, e-bike, o kahit ano pa man ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Could I what I do?